Oh my gosh, grabe. Ito, ano yung ito? Diba nakita niyo may mga iris, may mga wings? Oh my god. Pati napkin, napkin. hindi ko ma-imagine kung anong klaseng babae or anong klaseng kalinisan meron. Kung meron bang nasasabing kalinisan yung babae. Pati napkin na use na siya. Nandoon sa likod ng TV. Paano nangyari yun? Aywan. I cannot imagine. Paano napunta yun doon? At ang daming ipis. Well, sa sobrang liit ng bahay, hindi malinisan yung bahay. Oh my God. Ayan. Ayun. 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 Napakasala ulang baba. Diba? Bilit tayo yung sa CR. Diba? Ayan. Tingnan nga. Diba? So, dito po talaga yung ginagamit ni Tekla na whitening. Visit ka. Te, meron kang bygone, pero parang hindi namamatay yung mga ipis. Parang inyo na sila. Uh-huh. Yung tipong lalagyan mo, yung matit pa. Yan, ito po. Oh, no! Yan, mga mas. Yung diaper ng bata. Tinan mo kung gano'n ko. Diyos ko, may dumipa, may pa. At ayaw mag-flash. Mga ano na po ito, mga damit na basa. Na nangangamoy na. My God! Dali lang ha! Bubuhusan ko lang yun! Ayan. Kung kahit si Tekla rin kasi may pagka... Sabi na natin, sige, ano si Tekla rin medyo may pagka marumi. Pero naman, kung alam niyo naman si Tekla na marumi niya, hey, kung kayo nandito naman nakatira, pag si Tekla nagtrabaho, gasi na bang linisin niyo sa inyo na magmula? Pagkaroon na kina-initiative na linisin kong bahay, ng kwarto, diba? Para, at least kahit paano naman, pagdating niya Tekla, malinis, kasi siya yung nagtatrabaho, diba? Ayun ako. Wala. Ganun talaga. May point ka doon, Donita. Yun nga yung sinasabi ko na ang lalaki, nasa trabaho yan. Kaya, obligation ng mga babae o ng mga asawa na maglinis ng bahay nila at alagaan ang kanilang mga anak. At saka, kung darating yung asawa natin, uuwi yan, nakakain na lang sila. Tapos pagsisilbihan natin, bibigyan natin ng pagkain, kung ano pa nga, pagod na pagod ganyan, eh, mamassage natin yan sila, diba? So, kung bilang matino na asawa, ganyan natin gagawin yung o gagampanan yung obligation natin sa ating tahanan at sa ating asawa. At sa akin at sa ating mga anak, ganun din. Anyway, so kung kayo mag-alala, si Tekla po, pag ito naging maayos, tuturo ako na po yan sa Tekla. Hindi na magiging ganito, promise. Ayan, damit ni Tekla. Hindi ko na alam kung malinis na naman ito. Ayan. Ayan. Basura, damit, magkakasama. Ayan, lahat. Diyos ko, ipos na naman. May nakatira ba dito? Puti. Grabe. Ito alam ko, baka naka-jocking ride siya yun. Naka-jocking ride sila. Sila ba mo yung mga ipis? Ayan o, mamahalin yung bigla. So, totoo lang na panood ko na tong video na to, no? Ni-review ko lang siya. At gusto ko magbigay ng komento. Kaya, yung dumi talaga ng ano, na nasa loob ng bahay nila is hindi siya 1 week or 2 weeks. 1 month, kahit na sabihin mo na 1 month, no? Hindi siya ano eh. Para siyang 1 year na hindi, more than 1 year na hindi nilinis. Alam
mo yun, sa liit ng bahay, hindi nalilinis, hindi natin pwedeng iasa yan kay Tekla kasi unang-una, nagtatrabaho siya. Siya yung naghahanap buhay sa pamilya. Patapos, pagod yan. Galing ng trabaho. At saka, hindi niya yan obligasyon na maglinis ng bahay. Obligasyon niya ng mga babae, ng asawa. Yun yung point ko doon. Na dapat, si Micheline gumagawa niyan. O yung kapatid. Dahil nasa bahay lang sila, wala man silang ginagawa, di ba? At saka, nag-iisa lang yung anak nila, yung baby. Kung ako nga, anim yung anak ko dito. Although, meron na akong malaking anak o na dalaga. Pero, iba pa rin yung nanay talaga yung gumagalaw sa bahay. Kahit nasabihin mong, na tinutulungan ako ng anak kong dalaga. Iba pa rin yung linis ng nanay. Yun. Ayan pa o. Yasmin rice. Diyos mio. Ang mahal ng rice na yan. Kahit nasabi mo, ano, yan ba yung sinasabing ginugutom? Eh, may bigas naman kayo. Diba? Pwede naman kayong, ano, kahit kung ikaw na tao, hindi naman mapili kung sabi mo nga na, kasi pares naman nagmamalaki kayo na ayaw pagbigyan si Tekla dahil nga ano, 'di ba? Dahil gusto niya. So kung hindi mo siya pagbibigyan, hindi ka papakainin. So pwede mo naman sabihin na okay. Kung hindi mo ka pakakainin, walang problema, 'di ba? Kasi meron naman kayong bigas. Kung para sa akin, ha? Kung yun lang yung problema. Meron naman siyang bigas. So, pwede ka namang umulam ng ano, ng toyo dyan o ano. Kasi sanay ka naman sa hirap eh. Sanay naman tayo sa hirap. Hindi naman sa minamaliit ko yung mahihirap. Kasi ako mahirap lang din ako. Kahit saan mo ako isabak. Mabubuhay ako. Kahit wala akong pagkain, basta't meron akong kanin. Yun yung importante. Mga anak ko din, ganun. Kasi hindi naman lahat ng oras, ganun eh. May time lang na minsan gipit, ganun. Or kagaya yan, ayaw kang bigyan ni Tekla ng ano, dahil hindi mo siya pagbigyan. So, parindigan mo yung ano mo, yung pagmamalaki mo na gano'n na ayaw mo siyang pagbigyan, di ba? Pero ang point ko doon is di magpaka ano ka din na okay, gano'n pala eh. Hindi mo naman kami papakainin kung ano, di okay lang. Gano'n na lang sana, di ba? Okay lang kung di mo kami bigyan ng pagkain. Kasi bibigyan mo rin ng yung tao na ma-realize niya yung mali niya din. Ma-realize din niya yan na mali siya. Bakit kung totoo nga na hindi siya nagbibigay ng pambili ng pagkain dahil gusto niya munang galawin ka bago siya magbibigay ng pagkain, di ba? So, magmalaki ka rin na okay, kung ayaw mong bigay, diwag. Ganun, di ba? At saka, meron ka namang ate diyan. Kung talagang ikaw na babae, marunong ka talaga sa buhay o ano, edi iwan mo sa ate mo yung anak mo, tapos diskarte ka na maghanap ng pagkain, trabaho ka kahit anong trabaho, basta magkaroon lang ka ng pagkain, hindi yung aasa ka doon sa tao, alam mo na ganun yung ugali. Di, huwag kang umasa. Marirealize din naman niya yung ano eh, yung pagkakamali niya siguro kung totoo man talaga 'yon. So, bilang nanay, ako kasi galing ako sa hirap. Kahit saan mo ako isabak, magtanim ng palay, maglabada, magmanicure, magpedicure, o ano man, ano dyan, mga tulong.
yacht yung pinapasok ko. Para lang may makain yung mga anak ko. Yun, alam mo yung ganun na, na sakripisyo eh. So, nagmamalaki ka or hindi naman sa hinuhusgahan kita, no? Sorry to say. Ibig sabihin, correct me if I'm wrong, no? Ang gusto ko lang sabihin na kung ayaw mo talagang ibigay at magmalaki ka sa kanya, gumawa ka na lang ng paraan na para kumain ka or yung mga anak mo at pamangkin mo, di ba? Kaysa naman iasa mo kay Tekla, eh ganun na nga, alam mo na nga ganun na hindi ka pakakainin kung hindi mo siya pagbibigyan. At saka, kahit naman sino sigurong tao, hindi, ewan ko, parang napaka-imposible na hindi ka papakainin kung hindi ka pagbibigyan ng ganun. Ganun, ewan ko. I cannot imagine na ganun yun. Ganun si Tekla. Ewan ko. Sabi ko nga, earlier, hindi ako fanatic ng Tekla, no? Pero, sa nakikita kong, ano, sa opinion ko, eh, mali talaga. Mali talaga na ireklamo mo, lalo kay Tulfo pa, si Tekla, no? Kasi, in 6 years, nagsama kayong mag-asawa. In 6 years na nagsama kayo, napagtiisan mo yung ano, yung ugali ng tao na ganun. Ewan ko. Ano yung bigas nila? Sabihin yung pinapagutuman. Si Tekla kasi hindi niya na muna nilinisin. Ito kasi huwag niya nang linisin. Kasi nga, para makita niyo po kung ano talagang itsura ng bahay ngayon. Sayang, condo pa man din to, pero ganito ang may issue. Ngayon, natapos tayo dito sa pintuan, sa kusina, sa banyo. Papasukin natin ngayon ang kwarto, okay? So, dito tayo ngayon sa kwarto. Ito yung kwarto. So, let's go. Para mas makita nito. Ayan. So, ito yata sa may-ari to eh. Ako, personal ko to. Ah, okay. Kasi dito ako nag-exercise. Okay. Yung basurahan nila, punong-puno na rin. Oh my God, sa ang sulok, kahit sa ang sulok ng bahay nila, puro basurahan. At punong-puno lahat, hindi ko maintindihan bakit ganun, ba, ganun na baka talaga kahirap magtapon ng basura. At saka napansin ko, ang dami nilang mga bote ng soft drinks. Yun ba yung ginugutom, ano? Puro sila soft drinks. Kami nga tubig lang. Oh my God. Ngayon, hindi nila makapunta ako. Tapos may bata sila dito, di ba? May baby. Alam naman natin na medyo sensitive ang mga baby sa mga dumi, mga ganun, di ba? Madali makuha ng mga sakit. Tapos ganyan, may basurahan. Naka-aircon na.